Welcome again to Isel Marie TV. Again, my name is Isel Marie, telling you that I can feel you. Alright, today kahong pag-usapan natin is another way how to handle anxiety sa mga, ito, I don't know, pero mas effective siguro to sa mga medyo introvert na tinatawag. So, yun yung mga tipong hindi mahilig makipag-socialize and they used to stay with their selves in their rooms, like that. So, medyo mga silent type people. So, ito yung isi-share ko how you will handle yung anxiety kung ikaw ay yung tipo na medyo silent type. But before that, again, sa bago sa ating channel, please do subscribe and hit the notification bell down below para maging updated ka sa mga video i-upload natin dito sa ating channel. Okay, so, what is the effective way or how to handle anxiety pag introvert ka? So, the number one thing you should do is to get your pen and notebook. So, pag ina-atake ka ng anxiety ka, usually maraming pumapasok sa kaisipan mo, may mga iba't-ibang ideas, and it's usually overthinking, no? Yung hindi naman totoo, pero pumapasok sa kaisipan mo, that's why nagpapanik ka, that's why masyado kang nagkakaroon ng takot. So, para mawala yung takot na yan and yung anxiety na yan at yung mga ideas mo pumapasok sa kaisipan mo, ang gagawin mo kahaw is to write it down. No? Since hindi ka naman ma-open sa mga friends mo or hindi ka ma-open sa mga members of your family mo kasi loner type ka or silent type ka, you can just use this technique. What you can do is to write down all of those ideas na meron ka. So, ibig sabihin kahaw, lahat ng ideas na meron ka sa iyong kaisipan ay isusulat mo dun sa papel. Kung gano'n man yung karami at gano'n man yung kahaba, lahat ay isulat mo. From the first ideas till the end of those, doon sa dulo ng idea na meron ka, no? Lahat, no? So, 100 man yan, isulat mo, okay? After writing it down, after mo isulat lahat ng mga ideas na meron ka, lahat ng pumapasok na ideas sa kaisipan mo, okay? Read it one by one. That's the second step. Read it one by one, no? After mo ma-read, the third thing na you should do is to ask question. No, to ask question, okay? Ano yung question na i-ask mo while reading that those ideas? So, simple lang. Kwa-questionin mo lang yung mga ideas na isinulat mo dun sa papel. Bigyan kita ng sample. For example, you're worrying about COVID-19. Na it seems like baka meron ako or nag-overthinking ka na baka magkaroon ako ng COVID-19. Baka meron na akong virus. Alam mo yun, minsan, praning din tayo paminsan-minsan. We're doing overthinking masyado na. So, kung medyo natatakot ka at nagkakaroon ka ng anxiety because of COVID-19, ito yung gawin mo. For example, nakasulat dun sa papel mo, feeling ko may COVID-19 ako, baka positive ako. So, since yun nakasulat, questionin mo yung sarili mo. Like, sigurado ka bang totoo na meron kang COVID-19 or positive ka? May sipon ka ba? May ubo ka ba? May symptoms ka ba? Alam mo yan, yung question mo yung ideas na pumapasok sa isip mo just to clear out, hello, mind! Wala naman tayong sintomas, wala naman tayong ubo, wala naman tayong sipon, walang kahit ano, why you're thinking like positive ka? No? Nagagets mo? Just to stop those things na nasa utak mo, just to stop those ideas, those overthinking na nangyayari sa kaisipan mo. Kasi magkakaroon ng magkakaroon ng other ideas yung mind mo. Sasabihin ng mind mo, oo nga, no? Wala naman akong symptoms. Bakit nga ba ako masyado nag-worry na baka positive ako? No? That's the first example, no? Second example, bigyan pa kita ng other example para mas mag-guess mo. For example, heart attack, no? Bigyan kita ng example. Kasi usually, minsan yung iba, katulad namin may acid reflux, no? Madalas kasi feeling nila heart attack yung nararamdaman nila kasi may acid reflux sila. Kasi yung feeling na ina-atake ka, na-atake ka sa puso, same feeling na may acid reflux kasi sumasakit yung dibdib no, sa part na to. So, usually yung iba natatakot baka heart attack na or something. So,
Kung yun yung nasa isip mo, isulat mo, lagay mo doon. And question it, no? I-question mo siya. Bakit ka magkakaroon ng heart attack? No? Unang-una, di ba nagpa-test ka na negative, na walang problema sa ECG? Okay. Di ba? Ang linaw nun, walang problema yung ECG mo. Pangalawa, hindi ka high blood. Walang reason para magkaroon ka ng heart attack. Everything is fine. No? Bakit mo naisip magkakaroon ka ng heart attack? Pangatlo, you know by yourself, you know, na may acid reflux ka at talagang umaatake siya at alam mong yun yung sintomas. Bakit ka mag-iisip ng mga heart attack? Nagets mo? Pa-questionin mo lang yung mga ideas na pumapasok sa isip mo para maiba yung way of thinking mo at dun mag-focus sa mga evidence na meron ka. Kasi minsan ang utak mo naghahanap lang yun ng evidence eh. Naghahanap lang ng evidence na magpapatunay na yung idea mo ay totoo. So, kailangan mo lang siyang kontrahin, no? Bigyan mo ng mas matibay na ebidensya na alam mong totoong nakita mo na totoong nangyari na. Then, ma-realize yan mamaya ng mind mo na, oo nga pala, no? I already made no examination about my ECG pa negative, wala nangyari, 'di ba? Wala namang problema, hindi naman ako high blood. So matatauhan yung mind mo na hey, hello, oo nga naman. Everything is fine, wala naman palang problema. Bakit ako nag-iisip ng ganito? So may stop yung overthinking mo and yung mga negative thinking pandarating sa kaisipan mo. So na-hold na agad siya. So this is one way kung paano mo siya i-handle yung anxiety do sa mga introvert. Pero actually ito ha, kahit hindi ka introvert, kung feeling mo magiging effective to sa'yo, pwede mo itong gamitin. Yung iba, ito rin yung ginagamit, no? Na style. So sabi ko nga sa inyo, maraming way kung paano mo siya i-handle ang anxiety, but kung alin yung feeling mo mas effective sa'yo, yun yung i-pick mo, yun yung gamitin mo, right? So I hope nakatulong to sa'yo. Again, thank you so much for watching, and sa bago sa ating channel, again, please do subscribe and hit the notification bell down below para updated ka sa mga video nga upload pa natin dito sa ating channel, right? Thank you so much and see you in the next one. Bye!